ipalakpak pa akong nalalaman. Hindi naman pala nakasindi yung isang camera natin. So, anong magsisync na audio, di ba? Umabot din tayo dito sa lakeshore. Nagayasa na traffic. Habang wala pa sa... I-ready ko muna yung camera. Lagyan ko na lang siguro ng screenshot. Pero here na po ako sa delivery location. Sabi mo. Ano masasabi niyo sa gupit ko? Angas! Ano mo? Anong work mo? Kala ko parang ano ka, visual artist. Ah, hindi. Pero may background ka rin sa multimedia. Ibawa, parang graphics ka. Hindi rin. Eh, ano ka rin kasi may style mo kung vlog mo. Angas! Ha? Hindi, sige, sundan kita. Sundan kita. Bilis pa lang mag... Sana. Konting-konti na lang tayo. Dapat pa tayo, konti na lang. Ay, first time ko dito. Oo nga eh. Pwede siya, no? Stand mo siya ng... Ay, hindi, baka matumba. Ilang segundo gusto mo? Per clip? 5, 6? Baka ganon. Makikita nyo to ngayon. Lagyan ko na lang ng subtitles pero sira yung naging intro natin. Camera, ito yung isa pang camera kasi special yung magiging guest natin ngayon. Let's go. Okay, kung mapapansin niyo pala, wala akong isang pyesa dito kasi malalaman niyo na lang yun mamaya kung bakit wala yung pyesa ko dyan. Hindi ko na rin pinatay yung bike habang nag-intro kasi kaalanganin ako sa battery eh. Pero ang ganda pala ng ganitong intro, hindi na rin muna ako nag-long sleeves kasi kailangan ko ng araw eh. So, ito, nasa exit na tayo. Mahal pala dito sa San Fernando, 182 from Concepcion. Thank you. Kailangan lang natin pumasok ulit, pabalik naman, para umabot tayo ng lakeshore. Kasi, andun sa kabila yun eh. Parang umiinit na, no? Tama na sigurong isuot ko yung long sleeves pagdating namin dun. Siyempre hindi tayo pipila dyan. Sana pala sumilong tayo dun. Ang init, maglo-long sleeves na ako pagdating ko dun. Ang problema, baka bago pa ako dumating dun, amoy expired na ako. Sana hindi naman. Para hindi masyadong nakakahiya. Excited na rin akong ilagay yung dito. Sana bumagay siya, no? Feeling ko naman bagay eh. Yun din kasi yung balak ko eh. Kaso, hindi ko lang siya nalulugaran. Mamaya, papakita ko lahat. It will all make sense mamaya. Sa kung bakit ko dinala yung camera ko. Baligtad yung no RFID nila. Nandito sa left. Dapat sa pinaka-right yun, di ba? Anyway, umabot din tayo dito sa lakeshore. Medyo traffic yung papunta dito ha. Hindi kaya siya na traffic. Halos truck pa kaya nakakatakot. Ay, basa. Doon, medyo hindi basa. Obvia. Nasaan kaya sa banda dito? Or baka ako ngayong nauna, no? Upo muna tayo somewhere. At saan kaya ako pwedeng magpa-load? Ito. Dito tayo paparada. Kasi pasaway tayo eh. Ang problema, pag pinatay ko to, sana mag-start pa siya. Habang wala pa sa, i-ready ko muna yung camera.
Ay! Ah! Ano pala yan? Asa motor mo? Ayun o. Bike lang. Ah, paano? Tara, ano muna tayo? Kape muna tayo. Dali. Ay! Ito na pala yung hinihintay ko. Dali, ilipat sir, ang tagal nyo po, hindi po kayo sumasagot. Kanina pa po ako dito sa delivery location, sir. Hindi man nagre-ring eh. So, ito na yung hinihintay natin or yung pupuntahan pala natin. Kilala nyo siguro tong bike na to, which is yung 1985 si Mr. Paul Tan. Ayan. So kaya natin dinala yung camera kasi pipicturean natin yan mamaya. Mukhang mataas yung bike niya dun sa bike ko, no? Linis ng pagkapintura. Grabe, dali. Kakape muna daw kami, wait lang. Sana may pangkape pa ako, no? Akala ko nga malilate ka. Kasi nag-U-turn ako San Fernando. Tapos pumasok ako ulit. Tapos, ang kasabayan ko pa dito, puro truck. Ako mismo, nahirapan ako sumingit eh. Pwede tayo sa labas. Dito na muna. Order muna tayo. Para makapag-vape ako. Ako bala. Ikaw na bala, right? Sige. Hindi, ano bang ako? Kahit ano, kung ano sa'yo. Ay, pero ice. Ice. Oo, nalibre pa tayo ng kape. And text din pala siya. Ay? Ano ba? Nababasa niyo ba? Pero yan, lagyan ko na lang siguro ng screenshot. Pero here na po ako sa delivery location, sabi niya. Hindi ko alam kung paano niya dinala yung pyesa na tinanggal ko muna. Kasi medyo may kalakihan eh. Ayan lang yung bag na dala niya. Sana cash siya. Ito yung balak kong bilhin na helmet. Classic pa yung dati niya. Oh, ha? Pwede ko ipatong dito actually. Tapos magmamagnet naman siya. Picturean muna natin itong hemlet niya. Actually gusto ko lang talagang mag-edit. Kaya dinala ko rin tong camera. Namimiss ko nang mag-edit eh. Sana yung bike niya, maganda yung pagka yung maging resulta mamaya pag pinicturean natin. Kasi yung gamit kong lens kit lens lang eh. So baka hindi siya masyadong magandang tignan. Angas. Paano ko ba mapapakita ng ano? Ang ganda. Kumusta, ano masasabi niya sa gupit ko? Mukhang akong tangang nagsasalita dito. Ano mo? Anong work mo? Work from home siya na... Paano ba? Sa SEO siya eh. Akala ko parang ano ka, visual artist. Ah, hindi. Hindi. Nakahiligan ko lang siya nung nag-vlog ako. Doon lang. Pero may background ka rin sa multimedia. Halimbawa, parang nag-graphic. Hindi rin. Eh, ano ka rin kasi may style yung vlog mo eh. Yun, una, kung mapapansin mo yung unang vlog, yung mga kamukha niya is yung mga nauna kong video. Marami siyang sound effects. Ah, oo. Ngayong pinapanood ko, pangit pala niya. Nanood ako ng sa US, iba yung vlogging style nila. So, dun ko in-adapt. Hindi ka lang gumagawa ng script. Hindi. Ng ano, storyboard yan. Hindi. Halimbawa, kagabi, kikita tayo ngayon. Kung mauna ako, padating ka, lalabas ko yung camera, pipicture ako habang padating ka, ganun. Tapos nilitaw lang yun dun sa video. Ngayon, since iba yung nangyari, kumicture na lang ako dun, kumicture ako dito, ganun na lang. Kung ano lang yung mangyayari talaga, tapos dinadaan ko lang sa edit. Lipat muna kami ng Clark kasi nakapagkape kami dito sa Starbucks at mag-aalmusal naman kami sa Clark. So tamang ikot lang kami. Kaya pala mataas yun sa kanya compared sa akin. Meron siyang para siyang lowering kit pero baligtad niyang nilagay. So hindi siya lowering kit. Ano bang kabaligtaran ng lowering? Basta tumaas siya. Nag-lift siya. Parang pickup. Pina-lift niya. Galing ng mga ideya talaga ng taong to eh. Tapos ito na rin pala yung diniliver niya. Yung kulay, nagpalit ako ng black. Ayan o. Para magkaroon siya ng magkaibang colors. Yeah, ito lang kasi yung balak ko eh. From red, paparepaint ko siya ng black. At hindi ko na kailangan magparepaint kasi binili ko na lang ito.
Ha? Hindi, sige, sundan kita. Sundan kita. Saglit, sinara ko ba tong bag ko sa likod? Wait for me, bro. Oo, sinara ko naman. Actually, dapat itong araw na to magsushoot kami. Kung naalala niyo yung Afro Visuals na photographer, kaibigan natin kasi yun. So dapat isushoot natin siya ng rolling. Ang problema, hindi ko na siya na-shoot. Ay, hindi ko na siya na-invite kasi hindi siya pwede. Bilis palang mag... Ah! Parang ang sobrang sub-sub ng bike niya, ano. Masyado siyang lean forward. Pero maganda tayo. Siyempre, meron tayong bagong customization. Sanay pala siya sa singitan. Uy! Wait! Baka sumobra ka! Upya! Upya! 109. Uy! Nalaglag. Thank you. 10 piso na lang. Nalaglag pa. So, mapunta kami ngayon sa cafe here. Doon naman kami mag-almusal. At doon ko na rin siguro bipicturean yung bike ni Qualtan. Which is... At least makikita niya kung saan yung usual na daanan ko. Pakita rin natin sa kanya kung saan tayo bumubomba na tunnel. Para meron siyang entry doon. Opa. Meron ng markang Qualtan yung tunnel na yun. Ayan o, rolling sana o. Ganda sana. Actually, dapat dadalhin ko yung 360 ni Daddy. Ang kaso, hindi ko siya nahiram kagabi. Natang aga niyang natulog. Pero kaya hindi ko na siya ginising. Bawi na lang tayo dun sa camera na dala natin. Pia. Konting-konti na lang tayo. Dapat na tayo, konti na lang. Okay. First time ko dito. Oo nga eh. First time daw yan, tapos bumomba pa siya dun sa tunnel. Sana maganda yung kuha ng GoPro, tapos ma-justify yung itsura ng bike niya, no? Pero kung hindi man, dala naman natin yung camera eh. Pipicture natin sa mamaya, tapos maglalagay na lang ako ng side by side na pictures. Ah, ililipat mo yung bike. O, sige. So, lumipat pala kami dito sa cafe here kasi dito kami mag-almusal at mag-take ng cinematic na shots nung bike na napakalayo. Kita niyo ba? Basta dyan lang siya. Gahanap lang siya ng pwesto. Siya mag-shoot. Ako mag-edit. Dinala ko na rin tong camera na do. Pwede siya, no? Stand mo siya ng... Ay, hindi. Baka matumba. Doon ka na sa shore. Ang creative mind ni Sir Volta na yung maanda.
ang kanyang creativity juice kasi wala pa akong tulog at hindi umaandar yung creativity juice ko. Ilang segundo gusto mo? Per clip? 5, 6? Maka ganon. Makikita nyo to ngayon. Na kami. Nakapag-shoot na rin kami. Ganda na yung tura. Ha? Ganda na yung tura. Oo. Pero mas maganda yun. Angel pala to. Angel. Oo. Angel. Kaso ano siya? Sports touring. Hindi siya kamukha na sa'yo na sports. Dual ko. Oo. Ay. We are going. Dali, ikot-ikot ng motor. Samantalang ako. Hirap na hirap. So meron tayong problema. Napansin ko lang kanina na yung battery pala ng GoPro ko is medyo naglolobo na. Dahil siguro kakainit ng init, overheat ng overheat, ganun. Or kakagamit, umiinit. Lumobo na yung isa. Hindi ko alam kung may warranty ba si GoPro doon or for replacement na rin. Kasi may kamahalan yung battery ng GoPro eh. So nilibre pala tayo sa lahat ng lakad natin today ni Paul Tan. So nilibre niya tayo sa lahat ng lakad natin, kape sa Starbucks, pagkain dito, tapos ay yung sticker. Humingi kasi ako ng sticker niya, ilalagay ko dun sa may fender ko para meron tayong marka nung 1985. May nakalimutan ako. Ano? Yung sticker. Ay. 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 Ba't nakatayo siya? So, uwi na tayo at dito ko na rin tatapusin ang vlog. Marami pa salamat sa panonood at hanggang sa muli.